in a Hammer Giant guaranteed sa 10 spin and you don't want to miss this out. At totoo nga dyan. Yun, kakunat yun. Kakunat yun. Ang tagal mawala nun. Revitalize lang. Ang daming dash na nakita ko dun. From the Chrono Dash, may dash ni Jay, pero dito si Few yata yung may iwan. He might die for the Lycan Pounce. Chrono Dash, Double Dash, Triple Dash. Oo. At ilang dash yun? Dasheris. Dasheris. Dito si Carl Tizzy, ibig sabihin, alam ni Iyakno na pwede siyang maging ganun kaunat. Totoo sa yan. Laban. Given na hindi pa nga siya, I think he only has the top boots at as of this moment. Paano kung meron ng Athena Shield yan? Diba? Oh. Paano kung may Oracle pa yan? Mm-hmm. Yung mga ganong klase ng item. And kung take note, Kuya Manjin, the damage na binabato ng Brain Esports is dominantly puro mage. Correct. Puro magical damage. So, talagang mag-ano ka lang, mag-magic defensive yes. item, magic resistant Totoo. Items ka lang. So, pwede i-build agad yon ng early game ng Onyx mm-hmm. And then they will take it. Totoo yan. And same thing with the Khalid eh. Usually kasi the Khalid just go for the Bloodlust Axe and sunod agad, Oracle na agad. Oo. Kumbaga yung mga itemization dito for the Onyx is gonna be easier. Kasi just yun lang, MDF lang ang talagang katapat. Look at Jay. Okay, confident si Jay dito. Carl Tizzy once again, dashing through the snow. With a one horse open, ano? Slay. Yun, pinatapos ko lang sa'yo. Meanwhile, sabi ni The Queen dito, not in my house. Not. Sabi niya kay Pew. Sabi niya kay Pew, umalis ka dito, girl! Gumanon siya. Totoo yun. May sabunot na katapat. May sabunot pa na katapat. Pero ang maganda kasi doon, yes, Jay is dying twice into this game, pero the vision is actually providing dito for Onyx. Yun yung pinakamahalaga. Pero mas mahalaga, nakuha pa nila yung pagod. Nakuha ni Carl Tizzy? No, nakuha yun ng Onyx. Practice lang. Ni Wise. Oo, si Wise pala. At mukhang ano, no, napipilitan si Carl Tizzy dito, Rob Luna, na gumera ng gumera. Totoo parang yan. Ayaw niya ng downtime. Exactly. Yung harit niya, no? The harit here, mahirap i-utilize yung harit dito sa lineup nito ng Onyx PH. Yes, kahit sabihin na natin, kailangan nila na mag-snowball literal dito si Carl Tizzy. Pero that's not gonna happen. We're already past the laning phase or rather kung saan yung may energy shield at nagkaka-item dito. Ang hirap ngayong pasukin. Kasi in theory, yung harit dito, what he actually wants to do, Zaman Force, go inside, kill Umay Venus. Pero kasi nandito si Wise, ang daming mga bagay na pwedeng kumansel sa kanya, lalong-lalo na yung silence pa ng Natalia. Hindi ka basta-basta makapag-Zaman Force eh, kasi may ultimate ng back siya. Yun nga, sinabi mo, nandyan din si Wise. May, pwede pa siyang targetin dito ng ultimate ng Farsa. So, Onyx PH, confident sila ngayon sa laban. Pinagpapawisan na naman yung Bren eh. Oo. Usually, pag ganitong sitwasyon, nakikita natin yung Bren, rekta ano eh, rekta basag na tong tore. Mm-hmm. Ngayon, hindi. Ang ganda ng ano, ang ganda ng pagkakaipit sa draft dito ng Onyx PH. Tinanggalan nila dito ng mga assassin si Carl Tizzy. This might actually get exploited. If Onyx PH win this game, there is something. Ang init. Oo. Kumbaga, ang init. Pag tinanggal mo yung dalawang assassin, medyo nag-iiba ang dynamic ng Brain Esports. At siya mukhang naglabas ang Brain dito ng isa sa mga alas nila. Itong Harit pick. Totoo. No? Parang matagal din nila nire-research siguro ito. Exactly. Kaso nga lang kasi, yung Harit kasi, aside from a buff-dependent na hero, ito yung hero na nagsusnowball whenever you get turrets using your Zaman Force. You don't necessarily need the kills, but you need to control the map. You need to get the towers. Pero this is already 5 minutes already into the mid-game. Hanggang ngayon, wala pang nababasag dito ang Bren. Parehas na walang nababasag, Rob. Pero I think mas pumapabor yan sa Onyx PH. Eto na naman, Rough Waves, Blar. Pero sabi ni Blar, luluhudan lang kita. Grabe naman. Rebo, pumasok din ngayon. Lastly, gusto mag-set up. Nandito na ang Child Prodigy. Pero makakapatay pa rin si Wise dito. Wise, siyang unang target dito ng Synchro Vision. Dito ni Carl Tizzy. As Carl Tizzy will get away with Thievery. Makakuha pa siya ngayon ng kill. As Black Tizzy will also push the bottom lane. Galing ng pag-target doon, ano? Ni Carl Tizzy. He actually went towards sobrang daming hero doon. Talagang sinigil target niya doon si Wise, even under the brushes. Oh! Oh, what was that? Oh my Venus, actually getting one. As si Carl Tizzy ata ang mag-dedekado dito. Lusty. Walang Zaman Force. Lusty, pumibelo. Pero Plant Easy nandito rin. Gusto niyang ulihin. Si The Queen. The Queen. Tumatakbo. The Queen. Lumipat nabuhay na. Pa. Nabuhay pa.
Wow, that was a very timing din na may Purify pa siya doon and as well with the Wings by Wings. Pero looks like Brain Esports, medyo nakukuha nila yung vibe nila dito going into the mid-game. Confident sila dito sa mid. Zaman Force na naman, Iyakto ang natira at mukhang Iyakto one-on-one sa apat. Hindi pwede yon. Kaya nga, hindi siya nagtagal doon. Mega kill para kay Carl Tixi. Yes. Now, Rob. Wow. Rob. Brain Esports, still... I think they were the one to set the tempo dito, mga kaibigan. Rob, sobrang daming nangyayari sa laban natin. And I think, Bren, like sinabi mo, paulit-ulit at tinutuloy-tuloy lang yung laban. Carl Tixi buhay pa din, unstoppable na. Paano mo mahuhuli ang malikot na batang ito? Oh my. Ang likot-likot. Oo, ang likot. Kumbaga, ano eh, yes, Carl Tixi dito, pero I think isa sa nagiging factor dito for the side of Bren was definitely Lusty and as well with Few. Yes, hindi nakakakuha ng kill dito si Few, pero yung the way the Breath of the Ocean works, yung mga petrified niya dito, talaga ano eh, nahihirapan. Even look at Iyakno, tankies dito yung Basha. Oo. Pero kasi, kumbaga, natatarget sila. Ang ganda ng pag-focus fire dito ng Bren Esports into one single hero dito ng Onyx. Lagi, no? Lagi. At saka, Rob Luna, ito kasi, ito ang problema sa Breath of the Ocean eh. Minsan pag clash ka, yung tipong clash na clash ka, magugulat ka na lang, aangat ka eh. Oo. Di ba, minsan ano yun eh, hindi mo agad parang split second na makakapag-prepare ka for the Breath of the Ocean. Oo, pero si Lusty ah, patay siya dito. Okay, medyo okay. Nakitaan siya, Carl Tixi. Onyx. Kaya nilang patumbahin. Onyx. Masyado malikot si Carl Tixi dito. Wala pang Zaman Force nilalabas. Kaya nilalabas. Habang si Jay, immune sa target ng tower. Carl Tixi nandito din sa panalikod. Hindi nila mahuli. Yung batang makulit. Yung batang maliit. Carl Tixi, batang may laban. Buhay na buhay pa rin, Rob. Oo, buhay na buhay. Looks like it's really paying off for Bren Esports dito for the Harith pick. Still, there might be a kill. Jay taking down. Makuha sila ng kill pero ito talaga ang main target. Si Carl Tixi. Glar, tinitiis na dito Synchro Fusion. Carl Tixi, ops, teka, bulin mo ako. Never ewan ko na. Min, number one, ito yung si Carl Tixi. Yung tropa mo, gusto mong laging kampe sa patintero. Oo. Kasi never natataya. Never talaga. Kumbaga, sobrang bilis gumalaw. Pero talking about this Harith right now, look at the items. Calamity Reaper to the Holy Crystal. Now, probably gonna go for, this might be a feather. Or Blood Wings? Yes. Or Feather of Heaven? Feather of Heaven. Or rather, was thinking of the Genius Wand, pero malabo yata. Malabo, pero... Inisip ko yung glowing kanina. But anyway, now, Onyx PH dito. Yes, nakikita natin, godlike dito si Carl Tixi, Kuya Manjin. Pero look at the gold. This is less than 500. Hindi ganoon kalayo. Ang problema lang ng Onyx dito is si Carl Tixi talaga. Yes, and... 6-0 to eh. If Carl Tixi, ma-pick off siya dito, baka medyo mahirapan yung Bren, pero they are on the commanding lead. Oh, pero baka my. Si Wise pa nga ang mapitas. Taya, sabi dito ni Carl Tixi, and Wise, wolf pumps dito. Masyado malalim si Lusty. As Carl Tixi, dashing in, dash out. Malakung po, kung po hustle ang galawan ngayon. Ni Carl Tixi, karate kid pala. Oh my Venus, lumipat ng game. Pero sabi ng Bren, dito muna kami, sa Torre, sa baba. Yes. They might actually try dito na kunin yung Lord. Wow. Bren Esports showing who's the better team on this game. May kita mo talaga yung team play nila dito. Nakuha pa ba yun ni Wise? That was... Nakuha si Wise ng kill. Oo. Pero still, ang problema, yung Harith eh. Mm-hmm. Hindi nila ma-lockdown eh. That's the problem. Yes, they have this silence coming from the Natalia. Kaso hindi nila... Wala silang direct crowd control. Pwede nilang i-silence din. Pagka nakalabas doon sa smoke, what else? Lycan pounce? Probably, pero it's not enough eh. Nagiging tanky din kasi dito yung Harith eh. At saka kung papansinin mo, Rob, never umaalis si Carl Tixi dito sa loob ng Zaman Force. Mm-hmm. Pag alam niyang overextension, hindi na siya dederecho. Laging ganon. Yes, unstoppable si Jay. Nakuha dito yung Onyx na mga kills. Pero alam kasi ng Bren, sige, buhayin nyo lang yung Harith. We good. Oo. Totoo ganun yan. Lang. Pero we still haven't seen dito the full
team fight potential dito ng Onyx PH as they have their Oh My Venus to be able to defend for their side. So this, if anything goes down the wire, I guess depende pa rin eh. Depende kung sino ang unang makukuha. If they if Onyx PH could be able to somehow get Carl TC out of the team fight first, they could potentially win from there. But if mawala naman dito si Wise, or rather even Oh My Venus, I think hindi na ganon ka-factor doon yung Natalia eh. Pero ang pinakamahalaga ngayon dito na hindi mawala for Onyx was Oh My Venus and Wise. Eto talaga, kailangan. Ano yung tawag sa tandem nila pag nagsistream? V-Wise? V-Wise, parang something parang like that eh. Pasensya na sa mga fans. Yes. Ha? Kasi, pero nakikita natin ang stream, of course, ni Oh My Venus. Pero ito ah, Lord, sinusubukan. This might be a fake, Lord. Tinitignan nila kung magre-react sa kanila dito ang Onyx PHJ. Alam nila na pwede silang ma-scout out dito. And look at that, the Feather Airstrike has been used. Scout. Pero this might be a signal ah, for Brain Esports na walang Feather Airstrike si Oh My Venus. Bakante ng ilang segundo yung Feather Airstrike. Even though mabilis ang cooldown niyan, alam ng Brain na wala. That's why kalahati kagad ang buhay dito ng Lord. Eto na, may Feather Airstrike na ulit. Iyakno, main target, Feather Airstrike sa loob ng Zaman Force. Doc Rebo with a slam dunk and a dive. Patargetin dito. Ngayon si Wise. At nako, napakagandang rough waves. Oh my. Doc or Rebo is in and cleaning house. Napaghiwa-hiwalay nila dito yung members ng Onyx PH just right under the bushes. Napilitan na maghiwalay doon si Wise and si Oh My Venus doon sa pag-dive in dito ng mga members ng Brain. Alam mo yung ginawa nila? Parang pinaangat lang nila doon yung Lord. Then nung patpunta na sila doon sa may brushes doon sa may gitna, they suddenly nag-summon for si Carl. Tapos from there, the rest is history. Kumbaga, napilitan mag-air wings by wings palayo doon sa kabilang pader at si Oh My Venus. Oh my. Tatapusin na ng Brain ang laban. Bawal nang mag 1-1. Carl TZ with zero deaths. Wow. Putting this one in the bag. Another victory.